Dr. Vito, bakit po napaka-importante po na ang panalangin po or prayer ay maging source po ng ating paggaling? Alam niyo po, ito po talaga ang pinaka-epektibong paraan ng sa ganon gumaling po tayo. Number one is kailangan kasi natin ma-recognize na ang ating Panginoon, ang ating Ama sa Langit ay may authority sa atin na tayo'y pagalingin. Siya po yung atin na tinatawag po na Master Healer at yung Ama sa Langit po nagpapagaling po ng lahat ng may sakit. So ano naman ang mga doktor? Kami po ay isang instrument na ginagamit po ng Panginoon para tulungan kayong gumaling at ang nagpapagaling po sa inyo po ay walang iba kundi ang ating Ama sa Langit. Number two, bakit napaka-importante ng prayer sa paggaling at sa mga may sakit? Dahil dito niyo po na-establish ang inyong faith, ang inyong pong paniniwala na kayo po ay gagaling po sa kanyang pong banal na kamay, na siya po ay magsusugo po sa inyo ng mga tao para maging instrumento sa inyong paggaling. Kailangan niyo po kasing maniwala. Kailangan niyo pong maniwala na kayo pagagalingin. Na kayo, kailangan niyo maniwala na tanggapin po ang kagalingan po na galing po sa kanya. Maaaring po ang kasagutan po ay ngayon, mamaya, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, or sa mga susunod na dekada. Pero huwag po kayong mainip sa kanyang kasagutan dahil po may proseso yan. Sa mga proseso po na pinagdadaanan po ninyo, doon niyo po ipapakita na meron po siyang ginagawang mabuti at hinahanda na para po sa inyo. Marahil ang kasagutan po ay iba't ibang paraan, marahil para bigyan tayo ng lesson, tayo po ay matuto pong manalig po sa kanya sa lahat ng oras. Pangatlo kapatid is ma-experience po natin ang supernatural or divine na pagpapagaling ng ating Ama sa Langit. Alam nyo, napakasarap gumaling po nang tayo po ay pinapagaling mismo ng ating Panginoon sa tamang proseso, sa tamang time. Maaari po kasi hindi po sa ngayon, hindi po bukas o isang araw dahil po gusto niyang maramdaman nyo po na kayo po ay kanyang anak, kayo ay kanyang pinapagaling. Alam niyo po yung supernatural or divine na paggaling kapatid na hindi po nangangailangan ng pera. May mga tao po siyang gagamitin para sa inyo. Minsan kailangan nyo lang po kausapin ng ating Panginoon kayo po ikagaling. Hindi po talaga nangangailangan ng mga doktor kung siya naman po ang magpapagaling po ng personal para sa inyo. Yan po ay depende po sa inyong faith, sa inyong pananampalataya. Sabi nga kahit magkaroon nga kayo ng faith na kasing laki ng mustard seed, basta po buo ang inyong pananalig po na pagagalingin kayo ng Panginoon. So ano ang kailangan nyong gawin kung kayo po ay gustong lumapit sa Kanya, sa ating Ama sa Langit, na kayo po ay nangangailangan ng tulong niya? Number one, kailangan nyong mag-ask. Kailangan nyong humingi po sa Panginoon. Number two, kailangan nyong maging persistent. Kailangan consistent kayo sa paghingi po sa Kanya. At nang nakita niya po talaga ang kaibuturan ng inyong puso. Pangatlo kapatid is kailangan nyo po i-feel ang inyo pong mga salita ng about sa kanya po na dinedirect nyo po ang kanyang concern sa kanya. Kasi pag sobrang bigat na po ng problema kapatid, kailangan nyo na pong itaguyod yan at itaguyod po kasama ng Ama sa Langit. Pang-apat po, kailangan nyo pong ipanalangin itong kahilingan po ninyo na paggaling. Diyan nyo po kasi makakausap ang ating Panginoon. At number five, kailangan niyo po maramdaman ang presensya niya po sa inyo habang po kayo ay pinapagaling po ng ating Ama sa Langit. So napaka-importante po ng panalangin pagdating po sa pagpapagaling. At sa mga gustong gumaling po na pasyente, alam ko po marami sa inyo, marami pinadaanan, financial, kulang po sa suporta, nangangailangan po ng magtataguyod sa inyo at nangunguna. Iyan po ay inyo pong masagot kapag po nakipag-usap po sa ating Panginoon. Mapagpalang araw sa ating lahat.